Anyway, piecewise function na tayo ngayon sa evaluation of piecewise functions. Okay? Pag sinabing piecewise functions, tawa na natin yan. Ito ang example nun. So, etong example na to, example na yan, yan, example na yan, kinuha ko lang yan sa module. Kaya again, connected lang lahat yan eh. So, etong yan sa module na to. Module number 2. So, eto yan. Yung example na yan. Yung una, find h of negative 10. Okay? So, yan sa module yun. Kaya, syempre, dahil nasa new normal tayo, ganito mag-aral. Diba? May module ka, kung kaya mong i-print, i-print mo dahil yan din ang nilileso ng teacher. So, ganyan ang ganyan mag-aral ngayon eh. Ay, naku, sorry. Iba pala to. Okay, so balik tayo dito kay evaluation of piecewise functions. Okay, hindi ko na muna didiscuss yung definition of terms kasi nasa module naman para meron tayong mailesson kahit kapraso. So halimbawa dito, find h of negative 10. So function, so we need to find for h of negative 10. Una mong gagawin is to choose. Pumili ka. Ano ba ang gagamitin sa tatlo na yan? Ito ba? Function 1, function 2, function 3. Pipili ka ng isa. Para ka makapili, obserbahan mo yung given value mo, negative 10. Saan mo ba makikita ang negative 10 sa tatlo na to? Ito yung mga conditions natin. So, these are our conditions. Una, eto ay x is greater than negative or greater than or equal to 6. Ang negative 10 ba ay mas mataas sa 6? Sagot, yes or no? Greater than eh. Ang negative 10 ba ay greater than 6? Sagot, yes or no? Nandiyan pa ba kayo? Ay, baka sa chat kayo nagasagot. Hindi ko na siya makikita pag sa chat kayo nagasagot. Ito yung problema ngayon natin. Pag ang teacher ay nakabukas na yung PowerPoint o itong lesson na to, wala na akong ibang nakikita sa screen kundi yung lesson ko lang. So, ang sagot dyan, no. Kasi kung ito yung number line natin, nandito halimbawa ang negative 6. Ay, hindi pala, sorry, 6 lang pala siya. Six. Nandito yung 0, halimbawa. Ang negative 10 natin, mga nang gawi pa siya dito. Okay, so hindi siya greater than 6. So hindi mali na to. So hindi mo gagamitin tong function na to. X cross. Kasi nga, si negative 10 ay hindi naman greater than or equal to 6. Hindi siya mas mataas sa 6. Pangalawa, x is greater than negative 5, but less than 6. So, kung baga, kung ito yung number line natin, kung nandito ang negative 5, nandito ang 0, nandito ang 6, ang x daw ba ay matatagpuan sa pagitan ng negative 5 at 6? Nandyan daw ba yung negative 10? Siya yung x eh. Negative 10 is our x, ayun o, x, negative 10. Okay, makikita mo raw ba ang negative 10 sa pagitan ng negative 5 and 6? Siyempre, ang sagot mo na naman, no. Kasi ang negative 10, nandito pa siya sa gawi dito. Nandiyan pa ang negative 10. Kung napapangitan kayo sa sulat, pangit talaga kasi mouse lang yung ginagamit ko. Okay, so, mali na naman to. Hindi mo gagamitin to. Next, x is less than negative 5. Mas mababa ba yung x sa negative 5? So, kung ito yung number line natin, nandito ang negative 5, ang negative 10, makikita mo siya dito. So, therefore, the farther the negative number from 0, ulit ha,
Mas malayo ang isang negative number sa 0, mas mababa ang value. So therefore, negative 10 is less than negative 5. Negative 10 is less than negative 5. So, ang gagamitin nating function, yung function number 3. Siya ang gagamitin natin para ma-solve natin ang h of negative 10. So, ulit, ayan. So, x is less than 5. So, negative 10. So, h of negative 10 is less than negative 5. So, we will use h of x equals 2 times x plus 4 to the second power plus 10. So, ito siya. Okay? Ulit, pag sinabing piecewise function, pipili ka dun sa mga given function kung ano yung dapat mong gamitin. Para makapili ka, evaluate mo muna yung condition mo based on the given conditions in our function. Tingnan mo muna kung nasatisfy ba niya yung hinihingi ng function. Dito, greater than 6 ba siya? Hindi. Nasa pagitan ba siya ng negative 5 saka ng 6? Hindi. Less than negative 5 ba siya? Oo. Okay, so we will use this. Okay, so we will answer now. Naku, sorry putol. Anyway, ano natin? Okay, so first thing to do, rewrite. Rewrite yung function. H of x equals 2 times x plus 4 to the second power plus 10. Anong unang gagawin? Replace x with 10. Tanggalin ang x. Tanggalin ang x. Palitan ng negative 10. Ayun, pinalitan. Kitang-kita, walang daya. Okay? Next, solve. Apply PEMDAS. Gagamitin ang PEMDAS. Unahin muna yung parenthesis at exponent. So, unahin natin ang negative 10 plus 4. Siya yung mauna, nasa loob siya ng parenthesis. Okay, so ang sagot dyan ay negative 6. So, kinopya yung 2. Sinolve ang negative 10 plus 4, negative 6. Kinopya yung 10, kinopya yung exponent na 2. Sunod exponent, negative 6 to the second power. Ang ibig sabihin yan ay, so ang negative 6 to the second power, ang ibig sabihin niyan ay negative 6 times negative 6. So, that is equals to 36. So, we have 36. So, sulat. 2 times 36 plus 10. And then, punta ka ng multiplication and division. Wala namang division eh. So, multiplication lang. Unahin mo yung times. 2 times 36, 72. Copy plus 10. Punta ka na ngayon ng huli. Addition, subtraction. 72 plus 10 is equals to 82. Mag-o-overtime na tayo talaga. So, kung titingnan natin si module, so, ayun yung unang sagot. Ito yung solution na yun, no? 82. Kaya nga, kung hindi man kayo nakaka-attend o kung yung classmate nyo man ay hindi nakaka-attend ng discussion sa online, pag pinag-aralan mo yung module, ayun din naman yung tinuturo ng teacher eh. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung may teacher. Diba? Kasi namomotivate kang pag-aralan. Kaysa yung nagbabasa ka lang ng nagbabasa. Okay, so ayun yung 82. Yung sagot natin dyan, 82. Let's go back. Okay, second question. Yung kanina. So, second question. H of 1 half. Okay, find H of 1 half. O, tanong. Saan mo makikita ang 1 half? Greater than or equal to 6 ba siya? Nasa pagitan ba siya ng negative 5 and 6? Or less than negative 5? Mag-unmute kayo ng mic, sabihin nyo sa akin kung 1, 2, or 3. Ano ang gagamitin nating function? 1, 2, or 3? Sagot. Tingnan natin ang 1. Pan, dali. Ang 1, kung eto ang 6, halimbawa eto ang 6, greater than 6 eh, nandito ba ang ating x? Nandiyan ba yung 1 half sa unahan ng 6? 2. Okay, kung 2, ito yung number line. Nandito ang negative 5. Ito ang mahirap sa online eh. Mahirap i-review na yung mga dating lesson eh. Kasi kung actual teaching to, may tuturo uli yung mga number line na yan.
Eh, kasi ngayon, hindi. Kasi, syempre, limited yung oras. Okay. Sabi dito, ang x daw ay greater than 5, mas mataas sa 5, pero mas mababa sa 6. So, ang 1 half pa ay nasa pagitan ng negative 5 and 6. Yes or no? Yes or no? Sagot. Yes. Okay, correct. Very good sa sumagot. Salamat. So, ang gagamitin natin ay ito, 3 over 2x. Kasi, ang x ay nasa pagitan ng negative 5 and 6. Opo, di ba 2? So, yan ang gagamitin natin. Okay? Ayan, nakabilog ah. Kitang-kita. Walang daya. May nagpapa-accept sa Google Meet. Hindi ko na siya ma-accept kasi hindi ako makakalabas na dito. So, h of 1 half is between negative 5 and 6. So, we will use h of x equals 3 over 2x. Putol eh. Pasensya na kung putol. Rewrite ko na lang. So, ito yung una natin. Ah, hindi pala putol sa inyo to. Sa video lang pala mapuputol yan. Nasa yung part na may pula, naka-video yan eh. Kaya ako binidyo para sa mga classmates na hindi naka-attend ngayon. Okay, so tanggalin ng x, palitan ng 1 half. Tanggalin ng x, palitan ng 1 half. X, palitan ng 1 half. X, palitan ng 1 half. Ito, given lang naman to eh. Importante yung nandito. So, ang 2 times 1 half, ang ibig sabihin ng 2 times 1 half, pag nag-multiply ka ng fraction, ang gagawin mo ay numerator, number sa taas, times numerator, over denominator, times denominator. Parang hindi letter D yung isa. Okay, denominator times denominator. So, ang denominator natin ng 2 ay 1, automatic. Pag ang isang numero ay walang denominator, the denominator is automatically 1. So, 2 times 1, 2. 1 times 2, 2. Lowest term, 1. Okay, so ang mangyayari ngayon dyan, that will be equals to 3 over 1. Saan ang galing ang 1? Ang galing yan sa 2 times 1 half. 2 times 1, 2 divided by 2, 1. So, 3 divided by 1 is equals to 3. So, that will be the answer for problem 2. Problem 3. Find h of 6. Ang 6 ba ay greater than 6? Greater than or equal to 6? Yes. Okay? Yes na agad siya. Huwag ka nang pumunta rito. Wala siya sa pagitan nito. Wala siya. Hindi siya mas mababa ng negative 5. Okay. Greater than or equal to 6. So, we will use h of x is equal to x to the third power plus 2x. Yan na yung gagamitin natin. Kasi yan na lang din naman yung natira. And then, rewrite. So, sa solve na natin, rewrite. Tanggalin ang x. Palitan ng 6. Mali pa to. Dapat to 6. Okay, tanggalin ng x. Palitan ng 6. Anong unang isosolve natin? Exponent. So, 6 to the third power, 216. Ang ibig sabihin ng 6 to the third power ay 6 times 6 times 6. Tatlong beses mo i-multiply yung 6 sa sarili niya. 6 times 6, 36. Times 6. 6 times 36 times 6 is equal to 216. Okay, and then 2 times 6, 12. Then add, we have 228. Okay, so final answer is 228. Okay, check natin sa ating handouts, sa ating module. So, yung number 2 ang sagot ay 3. Tama. Ang number 3 ang sagot ay 228. Tama. Okay? So, yan na yung last part ng aking lesson. Hinabol ko lang talaga to. So, as a generalization, okay, pag sinabing evaluation of piecewise function, ang una mong gagawin, kailangan mong pumili. So, we need to choose the piece of function. Pipiliin mo kung anong function ang nararapat by examining the value of x. Diba? Pinaikli ko na lang by examining the value of x.
if the value of x belongs to a given interval. Nandun ba siya sa pagitan or nandun pa siya sa binigay na interval sa ating given piecewise functions.